So ngayon naman mga katubo, ito po yung aking diskarte sa pagkakadit ng ating lababo tsaka yung pop drain natin. Tapos yung ating grifo, tapos yung ating flexible, tapos yung ating faucet. So ito po yung ginagawa ko, binubo ko muna siya kasi yung iba, ang diskarte nila, sa ilalim na sila gumagawa. So ako, hindi ako sa ilalim gumagawa. At tinatanggal ko muna itong lababo na to dahil di pa naman siya naka-silab, kaya madali ko lang siyang tanggalin. So ito nilalagyan natin ng teflon para hindi siya magkaroon ng leak mga katubo. Kasi mahirap kapag nagkaroon ng leak yung ating tatanggalin natin ulit yan. Pero itong mga katubo, itong lababo namin ay di pa naman talaga fix yan. Bali nag-ano pa lang kami, nag-tetestingin pa namin yan. Tapos ayusin pa namin ng kunti. So ayan, kung nakikita nyo, ayan, inaayos ko ng mabuti. Pero wag nating masyadong higpitan yung iniikot ko na yan kasi yung guma, bumabaliktad siya. Yung tama lang na higpit natin mga katubo para hindi yung guma bumaliktad. Kasi pag bumaliktad yung guma, parang natutupi siya. Baka magkaroon ng leak yung yun po yung pinakamahirap. So itong vlog ko na to ay finish over ko muna to dahil medyo maingay dito kaya hindi nyo masyadong maintindihan eh daming gumagawa rito kaya nag-voice over muna tayo. So ayan, hinihigpitan ko siya ng konti pero hindi naman sagad na sagad yung paghihigpit ko dyan eh baka masira yung guma. Yan ang problema. Siya nga pala mga katubo, sa isang araw, pag nagkakabit ako nitong lababo, bali akin na lahat yan, wala akong helper, ako pa yung tatanggal ng kung ano-ano, basta ako pa yung nag-aayos. Nakakalimang nakakalimang lababo tayo mga katubo. Meron akong lababo na kinakabitan sa isang CR, yung male, isang lababo lang. Tapos pagdating sa female naman, dalawang lababo. Bali yung kinakabitan ko dyan ay tatlong lababo lahat sa isang sa isang palapag na sa common CR tayo mga katubo. Baka magtaka kayo kung bakit limang piraso lang yung nakakabit natin minsan. So yan nga, kinakabit ko na yung ating dyan, yung ating P-trap. Kaya po yung aking gamit mga katubo, yung kulay puti na P-trap talaga na hindi yung PVC yung ating ginagamit na P-trap. So ayan, depende na lang kasi mga katubo, minsan nakakapito ako. Akin lahat yan, wala tayong kasama, wala akong mag-uusan. Basta akin lahat kung anong kulang, ako na rin po yung bumababa dun sa warehouse namin. So ayan, medyo natatagal nga tayo dyan. Ayan, nakita na. Tapos ito namang posit natin ay lalagyan natin ng teflon para hindi siya magkaroon ng problema. Ang problema ko lang dyan mga katubo, pag nagkakabit ako ng posit kasi yung ibang waterline, masyadong malalim. Tapos yung iba, walang angle bag. Kaya yung ginagawa ko mga katubo, chinichipping ko, pinapalabas ko yung angle bag. Tapos yung iba, pinapalitan ko. Kasi yung iba, wala talaga, parang naka-elbow lang siya. Wala siyang angle bag na nalagyan natin ng posit. Kaya medyo nahirapan tayo. So ito na nga mga katubo, meron na tayong grifo. Tapos flexible. Ayan, kung nakikita nyo, meron tayong grifo, kompleto tayo dyan. Tapos ito, nagkakabit na nga tayo dyan ng grifo mga katubo. Hindi ko muna nilalagay yung lababo dyan para mabilis yung pagkabit ko ng grifo para hindi sagaban. So itong namang grifo na to, ang problema ko dito mga katubo, kasi yung butas niya dyan, sasalpakan natin ng grifo. Yung iba kasi malaki kaya yung gasket niya, yung guma dyan sa ilalim na yan, sa grifo na yan, ay pinakain. Minsan natutupi pa yan yung tinuro ko kanina. Kaya yung pagkakakabit niya ng pagkakalagay niya ng gasket, tawagin na lang natin gasket. Minsan kasi natutupi. Kaya nahihirapan ako mga katubo. Nagsasalita nga ako dyan mga katubo. So yun, tapos hindi ko muna inihigpita ng masyado yan kasi manipis lang yung tiles niya. Tiles lang kasi yan mga katubo. Tapos
yung sa ilalim. Ewan ko kung lalagyan pa nila dyan. Basta hindi na kami gumagawa dyan. Ayun kung nakikita nyo. Ayan. Nakikita nyo. Yan po yung ano, itsura ng kanyang ano, lababo. Ayan. Ito nga yung ilalagay kong ano, poset mga katubo. Alam nyo, malalim yung ano dyan, yung water line. Kaya medyo alanganin pag kinabit yung flexible. Naku, nasa gilid ng mga katubo sa ano sa wool, medyo mahirap ikabit na yung ano yung flexible. Siyempre kailangan natin higpitan yung posit na yan kasi pag nagkaroon ng leak, siyempre tatanggalin natin yan, bali magdudubli yung ano trabaho natin. So ito na nga, kinakabit ko na yung flexible. Ayun, kung nakikita niyo, wala pa yung lababo diyan kaya yung ulo ko lumulusot pa. Yan po yung ano, diskarte ko, tinatanggal ko muna yung lubako kasi yung iba hindi tinatanggal nila kahit hindi pa sa hindi pa nakasilan mga katubo. Nasa ilalim sila kaya medyo nahirapan sila mga katubo. Ako yung diskarte ko, tatanggalin ko muna yung lubako bago ko ilagay yung ano, grepo, flexible, kung ano-ano pa man yung dapat kong ilagay. Tapos yung pop-up, ilalagay ko na rin doon sa lababo. So ito yun nga, nahihirapan na nga ako dyan mga katubo. Hindi ko siya masyado mapihit dahil alanganin talaga siya. So ayan, pinamitan ko ng ano yan, tawag dito. Basta, ayun na, nabubulol na ako kasi nabubulol na tayo mga katubo. Ayan, iniikot-ikot ko na dyan. Ayan, tinitignan ko kung okay na yung dulo. Pag matigas na, alam ko na pwede na yan. Huwag ko lang masyadong pihipin, baka masira pa yung posit na yan. So, ayan na, nilalagay ko na yung petrap yan. Tapos, meron tayong ilalagay na gruma, ayan. Yan sa tubo na yan. Yan mga katubo, baka magtaka kayo pag nakita niya. Baka sabihin, wala pang sila. Yan po kasi, hindi pa po nakalagay yung silat natin dyan, kumbaga hindi pa yung test talaga. Bali, titestingin pa namin yan. Hindi ko alam kung kami ang maglalagay ng silat yan. So yan, nakikita niyo ang mga silat. Yan, ayan. So yan lamang po, maraming salamat po sa inyo.